What's up mga paps? Ang vlog natin ngayon ay may nagtatanong sa akin, paano ko raw tinraining si Athena tsaka si Chelsea? So ipapakita ko sa inyo ngayon yung routine kung paano yung ginawa ko kay Athena. I will explain na yung mas maiintindihan nyo step by step. So hindi naman madaling process to, unti-unti ko siyang ginawa. Pero ipapaliwanag ko sa inyo sa abot ng makakaya ko kung paano nga yung ginawa ko. So salamat nga pala kay Kagawad Viper, kaibigan natin to. At may cameraman tayo ngayon. Sabi ko sa kanya, Tol, mabilisan, wala akong cameraman, magbablog ako. Sabi niya, sige daw, punta raw siya, ligo lang siya. Sabi ko, huwag ka na maligo, magtoothbrush ka na lang. Importante yung toothbrush. So ayun, si Athena ay 1 month na sa akin. 1 month na siya sa aking pangangalaga. Ang unang-una niyong dapat gawin is bonding. Bonding sa mga tuta. Ang ginawa ko sa kanya ay, wait lang, kunin ko lang muna siya. Eto si Athena guys, oh. Lumaki na, no? Yan, no? May tai-tai pa sa katawan niya, no? Pag may bago kayong tuta, ang pinaka-importante, yung bonding. Kailangan magkaroon kayo ng connection ng aso or ng tuta. Nakuha ko si Athena ng 2 months. Ngayon is 3 months na siya. 3 months and 1 week siguro. Ngayon, ganyan siya kalaki ngayon. Nakita nyo? Nung una, halimbawa, nakatambay lang ako sa may terrace or umiinom ako ng Red Horse. Andyan lang siya sa gilid ko. Pinapakawalan ko lang siya. Hinahayaan ko lang siyang maglaro-laro, tapos inihimas-himas ko lang. Kumbaga talagang bonding para makuha nyo yung tiwala ng aso nyo. Kahit kasi sampal-sampalin nyo yan sa hanguso, hindi naman susunod sa inyo yan eh. Diba? Mahirap pasunodin ang aso sa totoo lang. Kaya ako, may mga nagtatanong kung nagtitrain daw ba ako ng aso. Sabi ko, hindi ko pa po maharap na maturuan yung ibang aso. Kaya mga aso ko lang yung tinuturuan ko. And pinapakita ko sa inyo kung paano yung ginagawa ko. Sinashare ko lang. Pangalawa, ito yung tinatawag na name recall or name command. Okay, ganito. Ang gagamitin nating treats, itong ano lang, dog food lang ha. Ano to? Bullseye. Yon, shout out sa Bullseye Dog Food. Shout out kay Sir RV. Siya yung distributor ng Bullseye sa Batangas at sa Mindoro. PM nyo lang siya pag order kayo. So ito yung dog food. Binabad ko lang sa tubig, pinalambot ko. Bullseye tsaka top breed yan. Kung sanay siyang dog food lang yung treats, okay na yon. Huwag niyong sanayin na kumakain ng... Pwede niyo siyang pakainin ng hotdog or cheese para sa treats. Pero kung okay na sa aso niyo tong dog food na lang kung satisfied na siya dyan. Mahirap kasi yung maging pihikan yung aso niyo pagdating sa treats eh. Kaya ito si, ano, si Athena, bago siya kumain, papagtrabahuhan niya muna. Medyo bibigyan ko siya ng quick training session. So ganito. Malambot na yan, Pap. Oo, malambot dyan. Habang nakatambay ako, ang ginagawa ko lang is tinatawag ko siya, then pag lumapit, bigay ng reward. Athena! Athena! Come! Athena! Ito na! Ito na! Oh, ito! Yes! Good girl! Yes! Good! Yan, ganyan lang. Pinaka-importante itong name recall guys kasi magagamit nyo yan kahit saan. Athena! Yes! Yan, hinahayaan ko lang siya maglaro-laro dito. Kita nyo yung coat niya, kumintab. Dahil yan sa ano, dahil sa bullseye yan. Athena? Yes! Yan, importante guys ha, hand feeding. Kailangan sanay kumakain yung aso nyo sa kamay. Kasi dyan nyo yung matuturuan, kita nyo? Hand feeding ang importante, left and right. Kailangan sanay kayo. Athena? Athena? Yes! Yan. Kapag lumapit, or pag nagawa niya ng tama yung reward, huwag nyo kakalimutan yung salitang yes ha? Yes! Sabay reward. Athena? Yes! Good! Yan, ganyan lang yung ginagawa ko in the first 2 weeks or first week. Yan, ulit-ulit lang to guys, tsakaan lang. So, alam nyo ba, si Chelsea, nung kinuha ko siya, wala rin siyang pakialam. I mean, 5 months old na si Chelsea, yung German Shepherd ko. Wala, damba lang siya ng damba. Hindi niya alam yung pangalan niya eh. Talagang hindi ko siya napapasunod nun guys. Ang ginawa ko, binanding ko lang siya, sinama ko kung saan-saan, sinama ko sa labas, sa bukid, sa beach. Bandig lang, hanggang sa ngayon, sumusunod na rin sa akin si Chelsea. Okay mga paps, ito yung tinatawag natin na focus. Kasi ang mga aso, ang habulin niyan yung laging kamay nyo, yung lure. Kailangan nakuha nyo yung focus ng aso, yung nakatingin siya sa mukha ko. Kailangan ko makuha yun. Athena, come. Nandidistract kay Ian eh. Athena, sit. Guys, ito ah, kapag ayaw nyong sumunod sa una, pwede kayong gumamit ng training leash. Nung una, ginamit lang ko rin ng training leash to eh. Kasi distracted kagaya niyan, nauuhaw siya. Inuuna niyang pumunta dun sa tubig. Huwag niyong biglain or i-force si training. Kailangan yung way na nag-i-enjoy yung aso.
For example, meron kayong tinatawag na engagement, kailangan yung boses nyo, yung parang medyo energetic para ganahan siya. Yan. Atina, come! Atina, come, come! Yes! Yes, good! Okay, sit. Atina, sit. Ito yung focus, ha. Sit. Tingnan nyo. Siyempre, titingin yan sa pagkain. Diba? Usually, titingin sa pagkain yan. Pag tumingin siya sa, ano ko, sa mata ko, nag-eye to eye kami, importante yung timing dito, ha. Pag nag-eye to eye kami, bigay agad ng reward. Sit. Okay? Focus. Atina. Focus. Atina. Focus. Yes! Yan. Yung sinasabi ko sa inyong focus, guys. Yan yung mga unang dapat nyong magawa. Focus. Focus. Atina. Yes! Alam na niya yan. Ang sunod nating ituturo, yun ang mga sit or down. Bago makain Atina yung kanyang breakfast, pagtatrabahuhan niya muna to. So ngayon, luring tayo. Ito yung mga tinatawag na ano na lang, mga movements. For example, gusto ko siya mag-spin. Yes! O, diba? Tina, here? Yes! Ganyan lang yung movement. Pag sumusunod na siya sa lure, spin? Yes! Yan, ganyan lang. Ano nang tinatawag na, ano, yung mga movements muna. Hindi mo naman kailangan agad sabihin yung spin eh. Yes! Basta makuha niya yung pagsunod dun sa reward, nagigets niya na yan. Okay na siya sa spin. Importante yung spin, ha? Yan yung ano, positioning kapag ipapahil nyo siya. Kailangan sanay siyang umiikot. Tapos pag ginanyan ko yung kamay ko, oh, umuupo na siya. Kasi alam niyang sit yun, eh. Yes! Diba? Yung command na ganyan, alam niyang sit yun. Kasi papahabol ko siya dyan. Come. Sit. Sit. Yes! Tapos pag nakaupo, pwede nyo na rin siyang ipa-stand. Stand. Yes! Pwede nyo na rin siyang ihulur pababa. Shh! No, no. Sit. 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 Sit, Atina. Sit. Down. Yes. Yun na yun, kahit walang command. Yun muna yung kasunod. Basta masundan niya yung kamay nyo sa luring, okay yun. So, ang training ng aso, hindi naman yan kailangan mong umayin yung aso or bugbugin ng training eh. Kailangan, interested siya. Kasi pag hindi na siya interested, wala na, hindi mo na matitrain yan. Hindi na susunod sa yan. Tina. Tina, sit. Sit. Sit, sit. Sit. Tina. Sit, sit, sit. Yes! Shh! Tina. Stand. Stand. Yes! Good! Down. Down. Yes! Good, girl! Yes! Good! Extra reward, yes! Okay, tama na, tama na. So, ayun guys, yung mga basic na positioning. Sit, down, stand. Spin sa left, spin sa right. Ito guys yung isa sa mga ginagamit ko para maging interested siya. Kapag minsan eh, hindi na siya masyadong nagpo-focus sa akin. Halimbawa, tinatawag ko siya, malayo siya. Ito lang ginagamit ko. Tina. Sit. Yes. Come. Tina, come. Tina, kunin mo. Kunin mo yan. Come. Yes! Good girl. Good girl, Latina. Yes! Come. Yes! Good girl. Heel, 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 heel. Heel, heel. Come. Tina. Uy. Come, 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 come. Ah, gusto mo na ilayo sa akin, ha? Ilayo. Tina, come. Tina, come. Yes, good. Akin na. Uy. Tina. Come. Tina. Tina, come. Come. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, na name recall, ha? Kailangan maganda yung band niya sa name recall. Kasi kung wala siyang name recall, hindi siya ibabalik sa akin to, papaglaruan niya to. Ito yung bola. First time ko pala sa kanya ipapalaro to kung interested siya. Atina, no? Shh, come. Atina. May ball drive ba? Ha. Yun, meron. Shh.
Tina, fetch! Ayun, may ball drive siya. Kunin mo. Come! Yes! Good girl! Come! May ball drive guys, kita nyo. Ngayon ko lang tinesting sa bola to, promise. Fetch! Layo. Come, Athena! Come, give me the ball! Give me the ball! Yes! Akin na! Diba? Not bad para sa first time. At least meron siyang ball drive. Fetch! Come! Tina, come! Pero at least, di ba, lumalapit siya sa akin. Ayos, ayos! Mga paps, gusto ko lang i-share sa inyo. Itong kaibigan natin na si Daryl Gamyaw, subscriber siya na supporter natin simula pa nung si Bella pa lang yung binablog ko. So, OG subscriber. Nag-sponsor siya sa akin ng dog food, hindi ko in-expect. Sabi niya sa akin, paps, gusto ko mag-sponsor sa'yo. Sabi ko, wag na bro, okay lang. Kasi ganyan-ganyan, hindi naman talaga ako talaga nag-expect ng mga ganyan. Tinanong niya ako kung magkano raw yung dog food na top breed. Ipapadala niya sa GCash. Then, pinadala niya nga. So, sobrang maraming salamat sa'yo bro. Maraming tulong to para sa mga dogs. At yun, sabi niya na mamayat daw si Bella para daw makabawi. Tapos, ang sabi niya sa akin, okay lang daw kasi nagtitraining na siya ng aso. And may mga clients na siya. So, kung gusto niyo magpatraining sa may Ilocos Norte area, yan, si Daryl, magpatrain kayo sa kanya. Sabi niya, isa raw kasi ako sa mga pinapanood niyo nung una. Siguro, na-motivate din sa mga ginagawa kong pagtuturo kahit nasabihin ko man na hindi ako professional. At least, na-express ko lang yung sarili ko, na-share ko sa inyo. At belated happy birthday nga pala sa kanyang asawa, kay Sheila Gamyaw, belated happy birthday sa'yo. Keep safe kay ni Daryl. Shoutout din kay Kevin Ferrer, kay Ken Kunanan, taga dito yan, kababayan namin, viewers natin dito sa lugar namin. Julie Salvador, Rafael Gonzalez, Lloyd Moises, Jonathan Salvador, Boris Perez, Jelt Valiega from Negros Occidental, Dumaguete, Dave Dailan from Binangonan, Rizal, Margin De Guzman from Nueva Ecija, Harold Calma from San Fernando, Pampanga, at kay Beverage Innovative TV. Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta. Hanggang dito na lang. Pop Sneaks out!